investigasyon until somebody is in jail. Magduruka! Basta kailangan ibang mananagot dito. We are offering na iurong ang kaso ng Parma laban sa'yo, Greg. Ang kapalit ay ang katahimikan ninyo tungkol sa issue ng cancer drug at sa pagkamatay ni Agnes. Anong nangyari sa inyo? Ba't ganyan kayo? Nakagat kami. So, alam nyo kami yung nagli-leak information sa media, ganun. Eh kung hindi kayo ang leak, sino? Mas kumikita na yung vlog ko, mas magiging malaki din yung party mo. Naaresto ka namin sa salang pagnanako sa Breakthrough Pharmaceutical. Baka ho pwedeng lumabas na yung asawa ko, libing ho ng nanay niya ngayon. Misis, hindi ho ganun kadali yun. Malaking halaga ng mga gamot ang ninakaw ng asawa niya sa parma. Boss, isa lang ho yung kinuha ko, alam nila yun. May history ka ng pagnanakaw eh. Ay, kumigo nga nito. Direk, direk. Oh, ayan ha. One time payment lang yan. Not unless, sasabihin mo sa akin kung nasaan yung manuka mo. Kayo may kagagawa ng pagkalat ng chismis ng kay nanay, no? Gusto kong malaman ng lahat ng totoo. Kung nakuha yan, ha? Malala na yan, ha? Baka kailangan na natin patignan yan. Kapag kumalat ang virus, ito ang maaaring simula ng epidemic. I'm sorry, pero mukhang hindi na mapapayagan ang bill natin. Dahil dyan sa kumakalat na balita tungkol sa effect ng cancer drug. Marami rin kasing taong at risk dahil dun sa gamot. Hindi ito alam nangyari sa akin. Bigla na lang umini matay, eh. Tapos nangisay-ngisay. Yung babaeng gumaling sa cancer, nakagat niya ho ako, eh. Kahawa ho ako sa kanya. May virus ho. Pasyente ko yun. Ako dapat ang gumagawa ng desisyon. Anong ginawa niyo? Bakit niyo siya tinali? Ha? Siya na mismo nagsabi na itali natin siya, di ba? At hindi siya nagreklamo. Kuya, hindi ka naman naawa kay April? Teka, teka. Bakit parang ako yung lumalabas na masama dito? Eh, hindi naman galing sa akin yung virus, ha? Kundi sa kapalpakan ng nanay mo. Kuya, ano ba? Totoo naman, ha? Pakisabi sa nanay mo, pera ang kailangan ng mga tao dito, hindi sakit. Tumahimik ka na! I'm tired of you talking about me and my mother. You don't even know what my mother's going through! Huwag mo ako ini-English-English, ha? Kahit ano pang sabihin mo, kasalanan ng nanay mo kung bakit nakarating yung virus dito! Doktora. Charity. Doktora, pwede ko po ba kayo makausap? Of course. Nakakulong pa rin po si Greg hanggang ngayon. Hindi ko kami makapagpiyansa eh. I'm sorry. Doktora, nakikiusap po ako sa inyo. Sana ho matulungan niyo ako kasi sunod-sunod ho itong pinagdadaanan namin eh. Look, Charity. Hindi ako naniniwala na si Greg ang nagrakaw ng sample drug. Edi tulungan niyo si Greg. Pakiusapan niyo yung pharma na iurong yung kaso ni Greg para makalaya na siya, doktora. Mahirap ang inihingi mo. Doktora, nakiusap po ako si Greg. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po, doktora. Charity! Ayaw ka nga. Please, doktora. Huwag niyo pong idiin yung asawa ko sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Malaya ho yung nagnakaw talaga sa inyo eh. Nandiyan lang ho siya eh. Bakit hindi siya ipakulong niyo? Bakit yung asawa ko? Malapit ko na ma-reach yung 500,000 subscribers ko. Ibig sabihin, dadami na yung ads ko. Ano din maganda? Mas maraming pera. Wow! Good mood ka simula nung napakulong mo yung nemesis mo, ah. Kundi ba naman talagang bugok yung Greg niya? Ako pa ba? Hindi ako ipakulong? Oh. Siya ang mabulok ngayon sa kulungan. Ano doon ngayon siya sa preso? Well, siguraduhin mo lang na hindi babalik sa'yo yung ebidensyang tinanim mo sa kanya, ha? Baka babalik sa akin? Hindi mangyayari yun.
Babe, baka naman meron pang hindi na ikwento sa akin na pwede kong, alam mo yung post para sa mga viewers ko. Tara, yun ang nakalimutan ko sabihin sa'yo. Tara yun. Alam mo, nakala ko parang minors na naagad yung si Agnes Salvador. Kaya lang, hanggang ngayon hindi pa namin nakakikita eh. Talaga? Ma'am. Ate! Mabuti, tumalab yung sa detep na binigay ni Doc. At least nabihisa natin siya ng mas komportabling damit. Manglito, mabuti pa sana iuwi mo muna yung mga anak mo. Hindi nila dapat nakikita ganito yung ate nila. Sige po. Halina. Dok, kayo na pong bahala sa anak ko. Baka matawagan niyo yung nanay niyo. Baka may gamot pa ho siya para kay April. Sinusubukan ko, Manglito. Kayo mag-alala. Sana kayo mawala ng pag-asa. Dok. Salamat, Dok. See you. Ingat kayo. Hindi pa rin sumasagot si Mama? Hindi pa, baby. At mga ganito to eh, kapag may problema, hindi nakikipag-usap, sinosolo. Naghahanap ng solusyon. Babe, makakausap mo rin siya. Pagdasal na lang natin na makahanap na siya ng gamot sa virus. Ha!
Andun po sa court. Nangangagat po siya. Huwag ka na sumama. Baka masaktan ka ni April, ha? Tara. Nangangagat si Javier! Ayos! Demonyo ka! Hindi hayop ang anak ko! Paglito kita! Paglito ako! Paglito! Paglito! Pren! Wala kang awa! Awa? Manglito! Nakita niyo ba yung dami ng biniktima ng anak niyo? No, huh? Manglito! Tingnan mo! Parang baliw! Baliw na aso! Oo! Nauulo na yung anak niyo! Kaya dapat yung pinapatay na! Wag! Wag! Darius! Tama na yan! Tigilan nyo na si April! Ayan! Nangialam na naman yung nagmamagaling kong bayaw! Diyos, hindi na tao yan! Tao siya! Kaya layuan nyo siya! O sige, bahala ka dyan, ha! April? Ate! 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 O ano? Nakagat ka ba? Mabuti naman. Akala ko dadagdag ka pa sa nabiktima niyan eh. Hindi naman dami oh. Lahat kayo? Dok, paano na kami? Ano na pong mangyayari sa amin, Dok? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Eh sino may alam? Yung nanay mo. Oh, ano yan? Meron daw pong statement si Doktora Lazaro. Itong mga nakaraang araw, binalabog tayo ng balita tungkol sa side effect ng cancer drug na galing sa Breakthrough Pharmaceutical. Nakikipagtulungan kami ngayon sa gobyerno para matulungan ang lahat ng mga nakatanggap nito. Everything is under control. At sinisigurado ko sa inyo na maayos ang lahat ng ito. Kaya kung meron man sa inyo nakakilala, kaibigan o kamag-anak na nakatanggap nito, o kayo mismo, lumapit lang kayo sa amin at handa namin kayong tulungan. Hindi naman po siya nagsasabi ng totoo. Si Lola naman po nakatanggap ng gamot, pero hindi naman po nila tayo tinulungan. Pinakulong pa po nila si Daddy. Anak, paanong... Sorry, Ate Chari. Kasi tanong ng tanong si Hope eh. Napakwento na tuloy ako. Anak, ganito kasi yun. Nagkaroon lang ng misunderstanding. Akala nila na yung daddy mo may kinuhang isang bagay na hindi sa kanya. Po? Hindi po magnanakaw si daddy. Oo, alam ko, alam ko. Huwag kang mag-alala. Magkakasama rin tayo ng daddy mo. Marirealize din nila na walang kasalanan ng daddy mo. Okay? Yun lamang po at maraming salamat. Ay, teka lang po. Excuse me. Dr. Lazaro, excuse me. Hi. I know you. Kailan niya ako? Hindi ba't ikaw yung vlogger? Yes. Saan
saan mo nakukuha ang mga information mo? Before I'll answer your question, I want you to answer mine first. Nasaan na ba si Nurse April? Totoo bang nakagat siya ni Agnes bago siya mamatay? Ah, Dr. Lazaro, please! Pakisagot naman, please! Sir, pinapatawag niyo rin ho. Sige yan! Sir, yun ang mamamatay tao. Dapat yung nakakulong dito eh. Alam mo, lumang tugtogi na yung kinakanta mo, Greg. Masyado ka bang gigil na gigil na makulong ako? Sumba ako masolo? Sensya ka na. Take na ako eh. Hayop ka, alam ko ikaw may kasalanan kung bakit nila ako pinagpipintang dito. Sir, baka madagdagan ko pa yung kaso niyan. Slander. Masyadong matabil yung bibig eh. Nakikita rin tayo sa labas. Ka na umasa, Greg. Hindi ka na makakalabas. Paalam. Pupuntaan ko pa yung isa sa mga nabiktima ng nanay mo. Tanya ka na. Tama yan! Sir, sensya na po kaya. Maging rabid si April, Doktora. Is it more likely na maging rabid din itong dalawang nakabit na Agnes? Well, hindi pa conclusive ang results ng mga tests ng mga pharma guards, but I really hope na isolated ang case ni April dahil kung hindi... Oh, excuse me. Aida, speakers on, please. Speaker on. Kumusta kayo? Doc, kailan kayo makakauwi? Kailan kami alis dito? Bakit yung kasi kami kinulong dito sa Parma? Mas makabubuti para sa ating lahat na nandito kayo dahil malapit lang ang lab. Tayo pa, nag-donate kami ng dugo ah. Sa dami ng kinuha niyo sa amin ah. Hindi pa ba tapos mga tests niyo? Eh, hindi pa eh. May mga kailangan pang gawin. I'm really sorry. Sorry? Doc, hindi sorry. Gusto namin marinig dito. Tsaka Doc, bakit yung mga nurses, pag lumalapit sa amin, parang takot na takot sila sa amin? Nakawa na rin ba kami na nakakagat sa amin? We're not that sure. Eh, ano sigurado ninyo? Ha? May mga pamilya kami nag-aantay sa amin! Alam ba nila naka-quarantine kami dito? Sana kasi hindi nyo kinaka si Tita Agnes. Tapos ngayon magagalit kayo, ginagawa na ka ng paraan? Anak nang! Hindi ako sila marinig! Paalisin nyo kami dito! Pauwi nyo kami sa pili namin! Hindi kami mga kriminal, pare ko lang dito! Doktor, huwag kayo magpa-apekto sa Mariel. Ginagawa natin dito, ha? Ginawa ko ang gamot na yun para makatulong. Ganyan-ganyan din ang pakiusap sa akin ni Charity para tulungan si Greg, pero wala akong nagawa. Ang gusto ko lang naman mabuo ang pamilya ng bawat tao. Makakasira pa pala. Kailangan makaisip ako ng paraan para kahit papano maituwid ko ang mga pagkakamali ko. Excuse me. No. Aida, speakers off. Speaker off. Boss, parang awan yun, ha? Kailangan ko talaga ako na mag-ina ko ngayon. Boss. Greg. Doktora, please. Please, kausapin niyo naman po si Sir. Oh. Doktora, wala akong kasalanan. Kilala niyo ako. Nasa camera yung doktora. Isa lang yung kinuha ko para kay nanay, and I would never compromise our project other than that. Doktora, please. Nakikiusap ako sa iyo. Yung gagong talanan na yun yung may kinalaman nito, doktora. Malakas yung kutub ko siya yung may kinalaman kung bakit ako na-frame up ngayon ng ganito. Under investigation pa naman ang kaso. Lalabas din ang totoo. Kailan pa, doktora? Hindi nyo na nga ako inihangit si nanay sa libingan niya eh.
Kaya nga ako napunta rito eh. Para makabawi sa'yo at sa pamilya mo. Papa God, sana po dumating na po si Daddy. Kasi po, miss na miss ko na po siya. Kasi po, gusto ko na po siyang laging maka-embrace. Amen. Ano, anak? Halika na. Sleep na tayo. Pero hindi pa po ako inaantok, Mommy. Hmm? Anong sabi ng Daddy mo? Ang batang naging puyat... Hindi tatangkad! Daddy! Greg! Greg! Namiss ka po namin! Anong po, paano nangyari? Inarin si Doktor yung bell ko, han. Sa kondisyon na tutulungan ko silang mag-research ng cure. Ano, sandali? Ilan? Ilan ang nakagat? There were 8, ma. Bukod pa yun sa mga nasugatan at mga nakalmot niya. Medyo marami-rami sa lama. Nandiyan ba silang lahat sa klinik? May hindi sila kasya dito sa klinik. Kaya pinauwi ko muna yung iba. No, Josh. Hindi mo sila dapat pinaalis. Dapat naka-quarantine sila. After what happened to that nurse, that April, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Hindi na tayo nakakasigurado. Engineered from rabies virus ang cancer drug. Dahil kung katulad ng rabies ang epekto nito sa tao. Maagat tulad ng mga infected. Dahil ganun ang virus. Tulad ng rabies, gagawa't gagawa sila ng paraan para kumalat. Exactly. So, Josh, I want you to take care of yourself. Or better yet, lumayo ka na sa mga taong yan. May paparating na mga tao galing sa pharma. Ingatan mo na hindi ka makagat. Umalis ka na lang kaya dyan, anak. Meron na mapaparating na mga tao dyan eh. Ma, I understand your concern. But you know, I cannot leave the clinic. Doc, pasyente. What's happening? Ma, nawawala yung effect ng sedative kay April. I'll call you back. Josh, wait! Wait! Josh! So this... Right? Okay. 60 ml. Tama pala ang chismis! You went to the board behind my back para palayain yung magdanda ko na yan? I need him! Mas kailangan ko siya rito kaysa sa kulungan. Eh, kung takasan tayo niyan? Wala naman po. Sa isip ko yun eh. Di ba mas importante po na mahanap natin yung cure para sa cancer drug? Kung hindi mo kasi nilakaw... Eduardo! Enough! Kamusta ka na, Ms. Salvador? Ano, sa tingin ko may relasyon si Dr. Lazaro sa kanyang asawa mo. Masyado siya malakas. Di ba ikaw protektado ng pharma? Kaya nga hindi ka nakulong nung pinatay mo yung binangko eh. Self-defense lang yun sa akin. Eh, sa asawa mo, di ko alam. Pinagbintangan niyo lang ang asawa ko. Hindi kami bata para magbintang. Sa bagay, mas mabuti na siguro malaman mo na dapat na namina ng asawa mo. Pamansamang tatampayan. At bukas makalawa, eh, masuli siya ng rehas. At hindi ang katawan mo, mukha mo. Yan ang gusto ko. Alaman. Pagpanindigan mo yan. Security alert. I know what's wrong. Patient escape alert. Patient escape alert. Alert. Oh, security guards yung nakadating. What? Get out. We have to get out of here. Baka rapid na rin yun. Then clear out. Let's go, let's go. Doktora! Walang aalis.
Sir, si Dindo nakawala. Hinostage yung mga nasa lab. Walang lalabas dito. Lalo na ikaw, Doktora. Pare, baka pwedeng maging mahinahon muna tayo. Sira ba ulo mo? Hinahon, eh, kinagat ako ng nanay mo eh. Greg. Kailangan ng pera. Mahimik ka dyan. Bigyan kita ng pera. Hindi kailangan ng pera. Secure that area. Sandali, nandiyan yung asawa ko. Pira, kababalik lang ng asawa mo. Gulo ka agad ang dinala. May kakamabalmalas yan. Bakit mo ba pinag-didiskitahan yung asawa ko? Siguro ikaw nagnakaw ng gamot dito sa pharma, no? Kaya dinidiin mo siya. Sir, parating na mga SWAT. Narinig ko. Dito. Narinig ko. Na yung nurse, nakanagat ang nanay nito. Nakulol na. Basta ayaw mangyari sa akin yun. Ha? Tingnan, sandali. Magunos, dili ka. Wala pa akong antidote. Eh, di gawin nyo! Ayan, oh! Lab! Gawin nyo dito! Pero... Teka, sandali. Ano nangyayari dito? Na Doktora at Greg, hinostage sila. Nandun sila sa lab ngayon. Hinostage? Di ako papayag. Tutulungan ko sila! Kaya nila yun. Simulan nyo na! Imposible. Imposible yung humihingi niya. Hindi ko kaya gawin ngayon yun. Anong gagawin natin? Alam mo, just buy some time. I'm sure gumagawa ng paraan si Fernan para ma-save tayo. Ano ka nakakasiguro? Hello, Papa! Papa, paano wala pa kayong gagawin? Ay! Ano pinagbubulong na dyan, ha? Bahala kayo ng masama, ano? You know, I'm sure by this time, tumawag na ng reinforcements sa security ng pharma. If you let me go, I can negotiate for you. Para hindi ka siguro yung pag-ibig ngayon. At saka, para si Doktora at saka si Greg, they'll give them time to find the cure. Iwanan mo kami? Each man for himself. So, what do you say? Ano pa inihintay mo? Sige na! Thank you. Huwag saan gagawin na masama, ha? Okay, thank you. Ba't tinalabas si Sir Eduardo? Sige na, simulan mo na! Tulungan mo siya! Kayo, galaw! Greg. May virus ang utak ni Dino. Ito yun naman yung perwisong ginawa ni April. Ang dami niyang ginawa ng sakit niya. Eh paano kung makatakas yung mga yun? Nag-announce na ng National State of Emergency yung presidente. Kalat na yung mga infected sa buong bansa. Ano pa nangyari sa kanya? Kasalanan to ng nanay mo. Hmm? Pero ikaw lalo. Mas kasalanan mo to, Dok!